Good morning po sa inyong lahat, mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. At ay papakita ko sa inyo ngayon yung mga dagdag na aming ipoproduce this production naman ng local banded for WPC. So ito yung mga order sa atin ng ating client. Nagpadala siya ng breeder na ang origin po ay kina Mr. Topacio at kay na mix po ng kanila Sir Jenjen. So ito po yung itsura, mga classmates. At gusto ko po kayong itour dito sa maliit po naming farm. Ito po. So ito yung isang brood stag namin. Brood cock na actually yan, na winner. Na original na dom. Ayan, ganyan po itsura. Hindi po siya picture cock, pero according dun sa ating client, talagang gusto niya ito at nagpapanalo po sa kanya ang mga ganitong bloodline. So ayan, mga classmates. So ito, ang ginagawa namin dyan eh, binimate namin bulik sa bulik karamihan. So ayan, ang sasampahan niyan ay itong mga bulik na ito. Ayan, itong mga babaeng bulik na yan. So marami yan, mga classmates. Ayan oh. Ayan. Tapos meron ditong Bates Hatch. Anak na lang po yan. Sa kanya din galing yan. So imimate natin sa bulik. Macheck natin kung ano pong kalalabasan. Okay din naman. Pero parang wala pa sa kondisyon. Tapos ito yung ibang mga bulik. Oh. Ayan yung mga pinadala niya. Oh. Bulik. Not picture cock. No? Pero makikita ninyo na talaga namang mga winner kasi ito. Itong mga manok na ito, mga bulik o dom. So far yung actually mga classmates, meron akong na-produce naman yan na early bird, national ng last year nandito. Binitaw namin at magaling nga naman pala talaga. So hindi natin masisi kung bakit gusto niya kahit na hindi masyadong picture cock. Ang importante naman kung lumalabang ka ay yung winability ng manok. Tapos meron dito mga binalik sa atin. Ito. Yung gray na yan ay produce na po namin yan dito. Ito po. So yung Papay Gray cross ng Colonel Gibbons. At amin pong kinross dito sa mga kanawayo na yan. 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 Tapos ang anak niyan, yun. Itong 3-time winner na gray na yan. So ibig sabihin gray kanawayan yan eh. Tapos ang ginawa ko po, yung katabi niya na yan, anak yan ng kanyang kapatid na lalaki na nai-out ko na po. Kaya parang mag-uncle po yan. So halos sa parang semi-inbreed po siya ginagawa natin para po magkaroon tayo ng materials na galing dun sa tatay at preserve natin yung bloodline ng mga gray ko na ito na very proud naman po talaga ako dahil napakaganda po ng record, extraordinary po siya at nailalaban naman po sa mga big time din. So yun, tapos meron tayong bago dito yung McLean Hatch galing sa Hatch Village na binigay po sa akin. Ngayon kocross ko siya, kung wala namang inahing kasama to, kocross ko na lang siya sa pure na Melsim Hatch. Ito naman po siya. Matanda na nga lang. Ayan o. So yan, matanda na po yung rat grapes na yan. Imported po yan. Tapos, nakahiram ako ng pure na Melsim Hatch. No? So ang iaanak naman yan, in the future, yan naman ang ipapang straight natin o ipapang cross natin doon sa ating Dragon Hatches. Okay? Bakit sa Dragon Hatches? Kasi sabi ko nga, yung aking Dragon Hatches, ano po yan? Combination or fusion yan ng High Action Hatch at saka ng Belsims Hatch. Yun. Yan. So, pakita ko sa inyo yung iba pang pinadala sa akin dito, mga classmates. Meron ditong galing na rin po sa akin ito, 4-time winner na po. At kaya nakaka-proud eh.
binalik dito para i-breed din sa mga manok namin. At nagpadala din siya ng kanyang inuhin. So ayan, papakita ko po sa inyo. Ito yung burik na sinasabi ko na magaling, oh. Ayan. Ayan, kamag-anak rin po yun ng mga bulik na nandoon, yung pinakita ko. So maganda rin ang tindig, tinan nyo. Kamukhang-kamukha rin. At hindi lang yon, talagang magaling din po itong isang to. So ang malalaman na lang natin kung mananalo, no? Eh sila nang bahala maglaban yan pagka naihanda na ng maayos. Ayun. Ito, tingnan nyo to. Hindi rin picture kaki kasi ano to eh. Kung tutusin, Kelso ito yung tatay na galing kay B-Boy. Pero ang nanay, Hatch po. So ang itsura ay ganito. Ayan po. Actually, yung Hatch nito, ng nanay nito, hindi ko na ma-recover dahil ay nailabas na po namin. Naipamigay na rin. Pero iba yung buntot niya, ang lapad masyado ng balahibo eh. Pero imagine, no, 4-time winner, ang sugat ay kalingkingan lang. Yan. So dyan namin kinocross sa mga sweater crosses na yan. No? Tsaka dito. Yan, dyan. Tapos paparisan ko siya ng kamag-anak. Paparisan ko ng kamag-anak para hopefully makuha ko yung lahi na yun na nagninik. Tapos last, mga classmates, papakita ko yung 4-time winner naman. Bulik din nila to. So ganun pa rin, nakakross sa bulik. Ito naman ay sabi niya ay cross ng bulik at saka ng Hatch. Ayan o. Ito na yung itsura. Kung sa papangitan talaga ng manok, eh, talagang panalo na to eh. Pero 4-time winner. Yan, tapos nakakross sa mga bulik din. Ito yung ibang ano, pinaparisan po niya. Kasi meron din akong sarili ditong breeding. Pero andito yung mga pinaparisan niya. Ito. Yan, puro mga dom po yan. Yan o. Merong light, merong dark. Ito lang yung light dito. Ito eh, marami ng initlog. Pulit po kasi yan. Then, meron din dito. Mga dala din po niya yan. Ayan. Meron din kaming itim kung tutuusin. Ang itim namin dito, Melsims Black. Merong Melsims Black dito si ano, si galing, kinuha namin dati kay B-Boy. Pero ano, medyo mailap kasi ang mga anak nun eh, kaya hindi ko masyadong pinopropagate, pero siya gusto niya po kasi, kaya yun pa rin ang ginagawa nating combination. So yun mga classmates, I hope na entertain ko kayo ngayong araw na ito, at kung inyo pong nagustuhan ang ating video ngayong araw na ito, pa-share at pa-like po ng ating payak na YouTube channel para umangat-angat kahit papano. So, yun. God bless po sa inyong lahat, mga classmates.